Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Dumating na sa Subic Bay ang MV Babaya, ang barko magdadala ng pabalik ng 69 na container na puno ng basura mula sa Canada. Mahigit 5 taon ang nakaraan, ipinadala ito ng Canada sa ating bansa na may kategoryang recyclable materials. At dahil sa utos ni Pangulong Duterte, pabalik na ito sa Ottawa, Canada. Ayon sa pahayag ng Malacanang, ang Pilipinas ay lubos na naalipusta sa ginawa ng Canada na paggawang dump site ng ating bansa. Nagbanta rin ang presidente na posibleng maputol na ang diplomatic rights ng Canada sa ating bansa. Kumalat naman sa internet ang isang lalaki na nangangolekta ng recyclable materials. May kita sa mga larawan ang masayang lalaking nagtutulak ng kanyang kariton sa kabila ng katirikan ng araw. Kapansin-pansin din ang kanyang mga alagang aso na kasama niya. Binansagan si tatay ng mga netizens na environmental santa. Pero imbis na ang reindeers at aso ang kanyang kasama, habang siya naman ang nagtutulak ng kanyang sleigh. Pagbibiro naman ng isa pang netizen, buti pa ang aso tumutulong sa pagkalap ng basura at sana raw maging isa itong inspirasyon sa atin. Samantala, 2 buwan matapos ang paglaganap ng sakit na ASF o African Swine Flu sa mga baboy sa Japan, itinaas na ng Department of Agriculture ang import ban dito. Alamin ang detalye sa aking ulat. Noong Pebrero, naglabas ng utos ng Department of Agriculture. Ito ay patungkol sa pagbabawal ng pag-angkat ng baboy mula sa bansang Japan dahil sa mga naiulat na kaso ng African Swine Flu o ASF. Ang ASF ay isang sakit ng baboy kung saan hindi nagagamot at mabilis makahawa. Mapaminsala ito sa sektor ng agrikultura, partikular sa hog industry dahil maaari ito makapatay ng baboy sa loob lamang ng 2 araw. Matapos ang halos 3 buwan, muli nang pinahintulutan ang pagpapapasok ng anumang produktong baboy sa bansa. Ayon yan sa inilabas na Memorandum Order No. 11 Series of 2019 na nagsasabing wala ng kaso ng ASF ang naiulat sa mga baboy sa Japan. Kabila sa mga muling papahintulutan ang karne, balat at similya upang gamitin sa pagpaparami ng magandang kalidad ng baboy. Ayon kay Secretary Piñol, lahat ng transaksyon ay isa sa ilalim sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry and National Meat Inspection Service. Umaasa mga mamimili na sa muling pagpapahintulot ng pag-aangkat ng baboy ay bumaba na ang presyo nito sa merkado. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. At para lubos na mabantayan ang mga pananim ng mga kababayan nating magsasaka, na ito magiging ilagay ng panahon at iba pang datos sa pagsasaka mula sa PAGASA. Asahan ang maulan na lagay ng panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley. Magandang weather condition ito para sa mga kababayan nating o mga taniman na walang irigasyon. Asahan ang upland temperature o ang temperatura sa mataas na lugar, maglalaro yan sa pagitan ng 17 to 24 degrees Celsius. Relative humidity, 60 to 99%. At ang leaf wetness o ang itinagal ng tubig sa dahon, 0 to 4 hours.
pangkalahatang maliwala sa panahon pero posible pa rin ang mahihinang pag-ulan ang iiral sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Ang low land temperature maglalaro yan sa pagitan ng 25 to 35 degrees Celsius, leaf wetness 0 to 4 hours at relative humidity 48 to 94%. Paalala lamang na hanggang alas 8 lamang ang forecast na ito at maaari pang magbago sa susunod pa ng mga oras. Ang lagay ng lupa ay dapat ring isaalang-alang para sa mas masaganang ani. Narito naman ang kondisyon ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Asahan ang wet and moist soil conditions sa Batanes, Aurora, Cagayan, Ilocos at Zambales. Kabilang na rin ang Baguio, Infanta, Davao City at Surigao del Sur. Kapag ganito ang soil condition, mainam ang pagprepara ng lupa, pagtatanggal o pag-alis ng mga damo at pagbubungkal nito, pagtatanim at paglilipat ng mga gulay at mga ani. Samantala, dry soil condition naman ang asahan sa natitirang bahagi ng bansa dahil yan sa patuloy na pag-iral ng El Nino. Kapag dry soil condition, mainam ang pagdidilig ng halaman tuwing early morning at late evening. Diyan lamang kayo at magbabalik pa ang Panahon TV.